Sama-sama tayo sa biyahe. Ako po si Chico. At ako naman si Mike. Mga Scotties ka. Tara sa third season na LV Drive. Magda-drive ako hanggang sa Mindanao. Magda-drive ako buong taon. Magda-drive ako. Okay, third season na ng LV Drive. Kumusta, Sir Mike? That is so true, sir. Okay naman. Ito, syempre, babalik at babalik pa rin sa LV. Oo nga, alam nyo, kala natin hindi na natin makakasama si Sir Mike. Dahil syempre, nilisan niya na. Tambay naman ng ibang lugar. Oo nga, diba? Kumusta ba ang buhay-buhay? Ayan, medyo busy ngayon sa Manila naman, diba? Nag-explore ng mga bagay-bagay. Umaariba ng kung ano-ano mga sa buhay. So, pero syempre, kagaya nga na sinabi natin kayo na, sir, diba? Kapag UP naman lang tumawag, hindi yan pwedeng hindihan. Oo, at saka, syempre yung mga followers natin sa LV Drive, hindi ba? Inaabangan kanya. Hindi pwedeng, ako lang yung nasa biyahe, kaya nga sabi natin, sama-sama sa biyahe. Walang iwanan. Yes. At sa ating third season, ang i-explore naman natin ngayon ay arts dito sa Los Baños. Okay. Syempre, kilala talaga ang UP, ang UPLD, di ba? Tsaka yung Los Baños community, hindi lang naman yan science lang eh, di ba? So, lagi din natin, syempre, pagpapahalaga ang binibigay sa arts. Mm-hmm. At alam nyo ba kung nasan tayo ngayon? Ikaw, natatanda mo pa ba ang lugar na to? Ano naman ang tawag dito? So much has changed! Wow! Grabe, parang sandali pa lang naman nawala, no? Nandito tayo ngayon sa isang gym dito, malapit sa junction actually. At dahil dyan, ay may isa tayong kikilala, actually dalawa sila, no? Mm-hmm. Na mga martial artists. Sila, in fact, ay Muay Thai fighters. Okay, so yung arts natin ngayon, sir, martial arts. Oo, yan ang ating unang episode, diba? At siyempre, makakasama natin dito ang mga estudyante ng DEVCOM 130. Okay, ready na ba kayo? Tara! Alright, nandito na nga tayo ngayon sa ating first episode ng Season 3. At kasama natin ang isang Muay Thai fighter. At siya po ay 25 years old pa lang. Siya po si Coach Rolflen Ray Atienza. Coach, kumusta? Hello po, Coach. Salamat po sa pagpapaulang sa aming invitation na mag-guest ito sa LV Drive. Maraming salamat po sa pag-invite sa amin. Coach, ikaw ay level 12, red and yellow, Rajit. Ano ba yung... Yung 12 kasi, isa siyang identification para malaman din yung seniority sa army. Oo, okay. Parang, kumbaga sa karate, may... Belt. May belt, yun. Alright. So, anong ibig sabihin kapag red and yellow? Nasa, level 12 pa. Nasa instructor level. Ano ba yung mga levels? From 1 to 12, may different color, varies sa... First, from 1 to 6, sa armband lang. Then, 7 to 12, may mongkon na. Ah, meron na parang mongkon na. Parang headband. Parang headband. Those are parang mga, sa Thailand kasi, amulet. Less siya from the monks. Ah, okay. So, siya before the fight. Okay, pag-usapan natin, Sir Mike, itong Muay Thai. Narinig mo na ba yung Muay Thai? Naman, sir. Oh, yung mga kilala kang fighters? Wala. Pero, di ba, nag-iing ano din naman yan, sir, di ba? Mga event-event sa SEA Games. Aba. Tapos, ang balita ko parang si Robin Padilla yata, di ba? Parang naging involved din siya dito sa Muay Thai. Coach, kwento mo sa amin ang Muay Thai art or itong sports na ito. Basically, yung Muay Thai kasi is known as the art of eight limbs. So, eight limbs. So, we use fist, elbow, knee, and the foot. Okay. So, yun yung, doon na umikot yung technique. Muay Thai. Mga buto-buto talaga. So, masakit to? Kung hindi ka sanay, masakit talaga. Oh. Pero, very practical kasi siya. So, hindi masyadong fancy. Walang masyadong sa mga movement. So, 8 limbs sa mga buli-buli. Kailangan ng eskelan dyan. Okay. Itong Muay Thai na to, kailan mo sinimulan? Ikaw bilang isang 25 years old ka pa lang. Saka, sisyo, nabasa ko din sa parang info sa atin. Diba? Ang dami niya ni kini-involve na iba pang martial arts. Karate, judo. Aikido ba? Yes. Pero bakit sa dinami-dami itong mga to, bakit sa Muay Thai na coach nag parang focus? Siguro kasi na-influence din ako ng father ko, which is siya yung naging first instructor ko sa karate. Okay. Tapos, siyempre, mas nagustuhan ko yung
sa ganitong field. Mm-hmm. Try ako ng ibang martial arts para mas maintindihan ko pa yung ano bang talagang meron sa ibang martial arts. Para maging yung understanding ko is lumawak pa. Okay. Pero ginagawa mo pa rin coach yung ibang mga martial arts na alam mo or dito na lang talaga sa Muay? Pag may time, nadayo ako sa mga club nila. Bumabalik-balik ako. Ano na ang so far naging achievements mo? Bukod sa syempre level 12, red and yellow pro chain, mga laban mo, ganyan? Yun, sa mga competition na feature kami dito sa UPLB Battle Royale. So, pag main event kami. So, ayun, nanalo naman sa Awash. Ito yung kapag fair, di ba? Every Feb. Sige, syempre hindi lang naman si Coach Ray ang makakasama natin dahil meron pa tayong isang makakasamang Muay Thai fighter. Okay, ngayon naman ay kasama natin si Coach Leo Vinci Diaz. At ang tawag daw sa kanya, Sheik Cuenca. Totoo ba yan, Coach? Si Ray lang kasi talaga nag-decide na yun ang gawing ring name ko eh. Bakit kaya? Kasi may istorya kasi siya. Every before the fight kasi, preparation, kailangan namin mag-prepare ng sarili namin meal. So, hindi pwede yung conventional na dyan lang, fast food. So, kailangan namin kami mismo kasi control time calorie yung day niya. Eh, mahilig siya mag-shake every morning. Okay, fruit shake, Coach? May mga allowance din, different kinds of food rin nilalagay doon. Egg, protein powder. Protein powder, yun. Siya may hindi siya mag-post mga Jake Wenka. Ah, ganyan. Ano? Okay, tayo siya. Pero lang namin. Ano tanong mo, Sir Mike? Wala na, nawala na distract ako sa Jake Wenka. Ah, o naman yan. Okay, pero Coach, di ba? So kagaya ng tanong namin kanina kay Coach Ray, paano ka nagsimula naman dito sa Muay? I started mga 2009 ata. Nagpunta lang talaga ako sa gym na yun para magpabayad. Kasi college ako, medyo malaki ko eh. Okay. Then eventually, parang nagustuhan ko yung art. So parang naging passion ko na siya. Pero nagpunta ka doon, talagang intention mo mag-enroll sa Muay? Or iba pang mga uri na mga parang mga sa fitness program? Sa Muay talaga. Muay talaga. Actually, hindi ko pa nga talaga alam yung Muay ko yun. Sinabi lang sa akin yung kuya niya na pwede rin magpapayad dyan. So, pumunta na rin ako. Parang kailangan ko na rin yan. Ako magpapayad. Coach, si Coach Leo ay level 8 Brown Prajit. No? So, kung level 12, ano pa? Instructor. Ang level 8, anong level? Assistant. Assistant instructor. Parang ano, parang pagtuturo din pala. Oo, ano, may mga level 10. Okay, kailangan maka-MES para tumayos. So far, ano naman yung achievements mo sa Muay? Okay. Kagaya nga ng level 8 na ako sa Muay Thai, then 4-0 ako sa amateur record ko sa Muay Thai. Tapos sa MMA 2-0, is last week lang, nag-professional debut ako. Medyo minalas. Oh! May one loss. Pero okay lang daw yan, di ba? Pag nakakaranas ng loss. Mas namomotivate ka din. So napapanood ka na sa TV kayo, Coach? Local network pala. Hindi ko talaga. Saan local network? Sa ibang Sa Manila. Channel sa Manila. Exciting yan kasi dapat yan talaga malaman ng mga kabataan. Pero Sir Mike, hindi lang tayo ang makakasama nila at makakausap ni na Coach siya dahil meron din tayong estudyante mula sa DEFCON 130. Kaya tawagin na natin si Erica De Liena. Pwede yun nga, Coach, di ba? Tayo ngayon sa LP Drive. Tapos, second part na interview natin tatawin ko kayo. Paano ba nagkaroon ng Team Pugilist, itong gym na to sa Jeffries? Actually, madaming, hindi ba madaming, habang storya talaga. Pero to make it short na lang, wala kasi yung previous team namin. So parang nag-dissolve na siya. Then, kami natirang dalawa, we decided if mag-continue pa ba kami to train or teach Muay Thai of Pugilist. Pero dahil nga sa love of the art, so we decided talaga na to continue na lang yung pag-train ng Muay Thai. So dun during that process, nag-create na kami or nag-isip na kami ng bagong team name. So ito na yung Pugilist. So hindi niya inisip na mag-fitness gym na lang, ganun? Naisip namin, actually. Gusto na lang mag-bodybuilding. Kasi mas madami ata yun. Mag-bodybuilding. Since college, gusto namin talaga mag-bodybuilding. Gusto namin umalis ng buhay doon. Pero hindi mo talaga maalis pag gusto mo. Passion.
Pero actually ngayon, meron naman kami mga certification ng mga ano, iba't ibang kasi ng fitness, ano rin. Fitness workouts. Naalala ko ako, yung sinabi mo sa akin na hindi lang siya basta Muay Thai gym. Functional fitness gym rin yung mga ano. So, Coach, bakit Team Pugilist? Yung Pugilist kasi, originally, galing yun sa father ko na nagkakarate. So, in-adapt ko na lang siya kasi gusto ko rin para lang ma-acknowledge din yung pinaka-root ko, personally. So, yun na lang, yung Pugilist na talaga yung pinuha. Coach, yung gym ay affiliated sa isa pang gym, di ba? Yung pinaka-team namin affiliated sa Master Vietnante sa Vietnam Muay Thai sa Mabite. Plus ako and yung team din affiliated sa National Muay Thai Kickbox. National Kickbox ng Muay Thai sa Philippines sa Manila. Master Sabrina. And ito, pag-usapan natin yung gym, yung lugar. Pag-usapan naman natin yung members. Members? Feeling ko yung members nyo very hardworking. Oo naman, lalo ka na hardworking. And then, madami. Paano ba? Well, madami din members eh. Kumbaga, come and go lang. Basta mag-train ka, first time mo, automatic member. Ano yung mga pinagdadaanan? Yung mga, kumbaga, exercises na pagdadaanan ng mga patients? Pag bagong paso ka lang? Before, purely Muay Thai training lang kami. So una talaga, traditionally, mahirap yung pinapagawa. Eh, dahil nga iba-iba yung fitness level ng client, so nas naging aware na kami doon. So, may assessment na nangyayari. So, and after assessment, kung saan ba gusto pumunta, for fitness lang or compete. So, dalawang branch nila. Dito po, di ba, hindi wala yung lalaki, hindi wala yung babae, pantay-pantay, lahat magkakasabay na nag-training. Magkakasabay naman natin. Pagkakasabay. So, kung lalaki, kahit babae ka bubuhin ka nila, na-joke lang, titrain ipupush. So, para mas maging fun naman yung interview natin, siyempre pabalikin natin yung main host natin na si Sir Chico at Sir Mike, diba? So, member pala si Erica sa Team Pugilist. Kumusta bang member si Erica? Sakit ng okay na. Maingay. Coach, maingay. Pag ba ganyang mga arts, okay lang yung mga ganyan. Maingay, magulo. O ano yung benefit naman yan? Kasi kung hindi naman talaga ano, okay lang yun kasi nag-enjoy yun. Pero syempre may mga kailangan mo rin tingnan yung mga ginagawa ba kung tama pa ba na during training, nagkaganda ka. So, Coach, itong gym na mga ilang years? Mga nag-start 2013, so 4 years. 4 years. So, mga 3-5 years from now, ano pa ang nai-envision mo dito sa Muay Gym? Kailangan siguro na improve pa namin yung facilities, then bigger space na ka. Kasi madaya pa natin kailangan itagdag. Tsaka kukuha pa rin kami ng mga ibang instructors. Instructors, no? So para training pa rin sa Manila, sa mga workshop, seminars, to improve din yung teaching natin. Kaya ba question? Kasi di ba sabi niyo, sir, kailangan ng mas marami pang instructors, kailangan ng more facilities or equipment. So, ibig sabihin, madami talagang nag-enroll or nagpupunta. Okay. So, meron ba tayo parang rough estimate, kunyari, how many people are actually involved or enrolled in your classes? Siguro kung yung regular na nag-training, 40. Ah, madami. 40. At once yun? Hindi naman. Pero kumbaga yung mga regular stuff. Coach Leo, ikaw, paano mo ba ma-influensyan yung mga kabataan na itry ang Muay? Sa akin, malaki talaga influensya for me yung Muay. Kasi nung college or high school, medyo palaaway ako. Yun. So, nung nag... Basta bulero ba? Hindi naman. May ano lang. So, try nyo mag-Muay kasi maintindihan nyo yung ano yun. Yung parang art, kung gusto mo talaga makipag-away, lumabang ka, sumampa ka sa ring, mag-train ka. Yun lang. Then, yung mga medyo bigger size ng mga tao, mag-training kayo kasi Muay Thai, napaka-best man mag-lose ng weight. It will really keep you fit. Oh! Parang alam, siyempre, pati diet. diet, oo nga naman kasi napaka-importante yung nutrition. Oo, kasi yung iba nagpapakagutom lang para lose ng weight.
si Coach Ray naman, ano bang gusto mong sabihin sa mga kabataan na natatakot or nag-aalinlangan na mag-try ng Muay? Napansin ko kasi sa mga gusto mag-Muay Thai, ay nila mag-start na mahina yung cardio o mahina physically. Ang point ko kasi, kaya mo gusto mag-train ng Muay is kasama sa training yun para maging malakas ka. Kasi ang maganda benefit ng Muay Thai is hindi lang basta malakas ka physically, but you regain strong spirit kasi. So, kumbaga yung takot mo sa ibang tao, kumbaga magiging mas aware ka, mas tataas yung pagiging humble mo sa bawat mga kasalubo. Kasi hindi mo pwede pagyabang na marunong ka, porque ano, hindi pwede yung porque marunong ka, pagyabang. Kasi hindi lang, Muay Thai is more than just, hindi lang talaga support lang. Depending ka, papawisan, mas stretching mo. Kasi kailangan meron learning. Isa na namang episode ang ating natapos sa ating third season ng LB Drive. It's nice to be back, di ba? Correct, di ba? Oh. Marami pa sila mga kakaabangan ng mga episodes natin, sir. Oo. Oh, oh. Ang natutunan ko, para ito sa mga batang nabubuli, lalo na yung nang bubuli, di ba? Daanin niyo yan sa Muay. Tingnan natin. Ikaw? Dahil po sa sports na to, nagkaroon ako ng mas disiplinadong outlook sa buhay. Minsan gusto mo na tumigil, pero marami ka na nagawa eh. So, huwag ka na tumigil, i-push mo na lang. Correct. Okay po, sir. Ako naman siguro related dito sa sinabi ni Aikai, di ba? Yung passion, di ba? So, lahat tayo meron mga bagay na pinagkakaabalahan, pero it's very, very important, di ba? Aside sa mga trabaho or pag-aaral, meron tayo mga ibang mga pinagkakaabalahan, di ba? Bigay natin yung all heart, all effort doon, di ba? In spite of the busy schedule, in spite of losses sometimes, I know. Huwag tayo magpapadami doon, push lang ng push. Kasi ito naman mga sport na ito, hindi ba? Marami talaga magiging benefit yan para sa atin. Very good! Ako talaga naman nakakatuwa ako. Sana magkaroon na talaga ako ng time para ma-try yung mga ganito, di ba? Okay! Hanggang sa susunod po nating episode, kasama si Erica, ako po si Chico. At ako naman po si Mike, mag-scotis ka! Tara sa LB Drive! Tara, let's try! Magda-drive ako buong taon. Magda-drive ako.